anong ulam nyo guys? Today ako ay magluluto ng picadillo o giniling. Syempre bago ko napagdesisyonan na itong lutuin, dumugo muna ang aking mga brain cells sa kakaisip kung ano ba talaga ang dapat iulam. Aminin nyo mga housewife dyan, mga hirap din mag-isip kung anong uulamin sa araw-araw. Yung ulam na hindi nakakasawa, masustansya, higit sa lahat pasok sa budget. O diba ulamin lang ang daming requirements? Idagdag mo pa yung napakapili ng mga kasama mo sa bahay pagdating sa pagkain. Ay, paano na lang ba talaga? Well, in the end, ito nga ang napili kong lutuin at hindi ko na kailangan maghagila pa ng ingredients dahil meron na ako nito sa chiller. Naalala ko tuloy sa ulam na to nung nasa Bulacan pa kami. Madalas itong binibili ng aking mother na lutong ulam dun sa tindahan ni Kaini. Nung mga kapanahonan kasi na yun, hindi talaga kami madalas magluto ng ulam sa bahay. Kung tama sa pagkakaalala ko, madalas binibili ng aking mother ang 20 pesos o isang tasang ulam o isang mangkok, ganun karami, at yun hati-hati na kami dun. Tapos, minsan pa, makakabili pa siya ng 15 pesos na dinuguan at ang dami-dami na niya. Kasya na sa amin yun guys, pati aso namin may ulam na rin. Ang bilis talaga ng panahon guys. Dahil sa pagluluto ng ulam to, naalala ko pa yung nakaraan. Ang galing, diba? Yung mga time na binibigyan ako ng aking madir ng budget para sa aming ulam, 100 pesos sa buong araw na yun. Kasama na yung merienda dun guys. Kaya mas afford namin dati bumili na lang ng lutong ulam kaysa magluluto ng sarili namin. Bukod pa sa nagtatrabaho din dati ang aming madir, so wala talagang magluluto. Hindi rin naman ako marunong magluto, ganun din ang kapatid ko. So talagang bagsak talaga namin is lutong ulam. Pero ngayon, iba na, ako na ang nagluluto at wala na rin mabibilan ng lutong ulam. May mabibilan naman dito, katulad yung pinupuntahan naming grocery sa Forsan Mall, kaya lang bibiyahe ka pa at ang layo. Tsaka higit na mas makakamura kung ikaw na lang din mismo magluluto ng ulam nyo kaysa yung bibilin mo na ready na siya. Plus, siguradong malinis at matatansya mo pa ang lasa. Nung nasa Mexico din kami, madalas din nagluluto ang binan ko nito. Picadillo ang tawag nga nila dito. So, siniserve nila to with a tortilla. Tapos naman ako, sineserve ko to with white rice plus nilagang itlog. Medyo may kamahalan kasi ang itlog ng pugo dito kaya ang ginagamit ko talaga is normal na itlog ng manok. Well, I don't mind even if it's itlog ng pugo o itlog ng manok. Pareho lang yan na masarap at pareho din namang itlog. Nagkaiba lang talaga sa size. Alam nyo na. After ng aking mga daldal, eto tikiman na. Pinakita ko lang sa inyo guys na tinitikman ko. Wala lang, pinakita ko lang. Bakit ba? Gusto nyo gumaya din kayo. Charot! Joke lang guys, baka kayo'y magalit. O yan nga, napaso pa ako. So yan guys, tinikman ko na, napaso pa nga ako. Pero nagustuhan ko naman, kita nyo naman sa mukha ko saya. O diba guys, masarap siya. Kaya follow na! Dali, bilis!